So isang magandang bago po muli sa ating lahat mga kapatid. Ano bang mga bagay umapagabang sa ating mga kalisipan sa umagang ito ay magsilbing iwaksin muna natin sa pagkakataong ito upang pakinggan ang mga salita ng Diyos na ating ilalahad sa umagang ito. Alam niyo po kung ating bibilangin ang ating mga tinanggap na pagpapala ng mga nakaraang taon, hindi natin kayang bilangin sa ating mga daliri. Ano po, ibig sabihin, marami. At ito ang, kaya mayroong awit na tayong inaawit na Count Your Blessings. Kapag ito ay palagi natin inaawit, makikita natin yung isang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, yung blessings, yung pagpapala. Ito po ang nais nating ihain sa umagang ito bilang isang bagay na dapat natin kilalanin ayon sa mga salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yung nang gumising ka sa umaga, nataglay ang buhay at kalakasan, isang napakalaking pagpapala ngayon. At sa bawat araw po na lumilipas, mayroong nakatakdang bagay na mangyayari sa atin. Yun nga yung pamatayan. Hindi natin alam kung anumang oras, day, o panahon dumarating ito, nakakabigla. Kaya kung ating mapapansin, yung buhay na ating ibinigay ng Diyos para tayo mabuhay sa mundong ito, dadalhin natin yung paraan na yon sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos. Yung bang parang lagi natin ilalagay sa ating isipan na kaya ako narito sa mundong ito, meron pa akong mga bagay na dapat gawin. Kaya napakahalaga nung malusog na katawan, kung inyo pong mapapansin. At ito nga ang isang bagay na ibibigay natin sa umagang ito. Tatanawin natin yung mga nakaraang pagpapala na dumating sa ating buhay ng nakaraang taon. 2018 is over, 2019 is here. Sabihin, bagong pakikipaglaban ito sa ating pananampalataya. As we stand here in the beginning of our new year, it is a good time to reflect on the year that is ending and look forward into the year that is soon to begin. Yung bawat panahon, araw, buwan, taon na dumarating, may mga masasamang bagay dito. Hindi tayo mananatiling masaya palagi. Natandaan po natin yan sapagkat tayo ay nakikisalamuha sa mugulong sanglibutang ito. Maraming pasaway sa mundong ito. Maraming mga bagay tayong dapat malaman ayon sa aral ng Diyos na ang buhay hindi puro kasiyahan lang. Tingnan niyo po ang nakalagay sa aklat ng mga aral sa Ecclesiastes. Papasadahan po natin ang kaunti pagkat ito ay pumasulat sa aking alaala ngayong umaga nito. Yung bagay na ito, pansinin po ninyo, iba't ibang season ito na ibinigay ng Diyos upang pagsanayan ng tao. Nakahanda ka ba dito? Baka alam mo, puro kasiyahan lang. Pansinin po natin sa chapter 3, verse 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. To everything there is a season and time to every purpose under the heaven. Ano yung season na yun? Unang-una na, a time to be born. Yan, isang pagpapala na yan na ikaw ay pinanganak. Dahil may mga tao, hindi naman na ipapanganak. Nagkakadepensya yung ina, may nakukunan, at kung ano-ano pa, ibig sabihin, patay agad, hindi pa na iluluwal. Yung panahon ng kapanganakan, ang banggit yun ang una, at panahon ng kamatayan, nandun agad sa ending. Mula doon sa beginning, papunta doon sa ending, senior card. Ano-ano yung mga panahon na yun, mula sa beginning, papunta sa ending, sa kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Malalim po ito. Hindi ito yung sabihin, nagtanim ka ng halaman. Hindi, mababaw. May mas malalim pang kahulugan po ito. Ibig sabihin, ipinapakita nito yung bawat panahon na dumadaan sa buhay ng tao. Panahon ng pagpatay, panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iba, panahon ng pagsasayo, panahon ng pag-iyak, panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis, panahon ng pagsayaw. O diba, ang buhay hindi naman puro kasiyahan lamang. Kaya ngayon, mabuhay ka sa araw-araw, isang pagpapala na yun sa Diyos. Napakadaming panahon po ang binabanggit. Pagdating sa verse 10, pansinin po ninyo siya, pati natin, aking nakita ang sakit
na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Yung bawat panahon na binanggit na yun, dapat marunong kang maging masaya, marunong kang maging malungkot, marunong kang umiyak. Ibang-ibang klase ng panahon dapat dadaanan sa buhay ng isang tao at hindi puro lamang sabihin natin ay kasiyahan na gaya ng nais ng ibang mga tao. Kaya nga, tatanawin natin yun sa nakalipas na taon, ano ba yung mga matitindi nating pinagdaanan? Kasi yung mga taong namihasa sa kasiyahan at hindi alam kung paano i-handle yung sitwasyon na mahirap o sabihin na natin ay mabigat ng pangpakamatay. Inalakay natin yung depresyon, yung stress. Pag yan ang na-stop sa ating mga kaisipan, ang kasunod yan, pagpapatiwakal. Ano po, kung inyong naaalala yung tinalakay nating stress. Kaya, mapapansin natin, ibinigay ng Diyos yung buhay, hindi para maging mahirap. Ibinigay ng Diyos yung buhay para ito ay enjoy mo sa mabuting bagay. Bakit ba nagiging mahirap? Napapasama yung tao sa kanyang desisyon. May mga desisyon siyang ginagawa na hindi akma o hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang lumalang sa atin, alam niya yung solusyon para tayo ay maging masaya. Narinito po kasi yung kasiyahan sa kanyang banal na salita. Kita niyo yung mga taong simple lang magdala na parang pagang hindi inaalala kung kakain bukas o hindi. Simple lang. Mangyari yung mangyayari ngayon, mangyari yung mangyayari bukas. Basta ang importante ngayon, buhay ako, malakas ako, may pagpapala ako sa Panginoon. So ito po yung ating titingnan, mga kapatid. Ano to? It is also a good time for God's people to take inventory of their walk with the Lord. Yan, yung mga nakaraan na yan. Ano ba yan? We should take a very close look at where we are in our relationship with Him. Tayo ba'y nasa Diyos? O tayo nagpapanggap lang na nasa Diyos? Mayroong mga tao na banal pagkalinggo, pagtapos nito, Lunes hanggang Sabado, iba na yung mga move. Natandaan po natin, nandito tayo sa mundong makasalanan. Bakit natin sinabing makasalanan? Marami ang hindi naniniwala sa Diyos. Pero kapag inalis ng Diyos yung mabubuting tao, mamamatay agad lahat. Bakit? Magiging sanglibutan nito ng masama. Bakit hindi dumadating yung paghukom? Bakit hindi dumadating? Dahil marami pang mabubuting tao na sa hanggang ngayon iniingatan ng Diyos. Kung inyo pong mapapansin yung Sodoma at Gomora, bubunawin na yun eh. Ang sabi ng Diyos, eh Panginoon, para kung meron, ang sabi ni Abraham, Panginoon, para kung meron pa 50, bubunawin mo ba? Hindi ko bubunawin dahil 50. Bumaba yung bilang 40, 30, 20, 10, 5. Bubunawin mo ba? Hindi. Ganoon kabalat, kung inyong mapapansin po, yung bawat isa sa atin. Kaya yung pagpapala na sinasabi natin, baka hindi natin ito nakikita. Yun ang nais ko pong ipaunawa sa inyo sa umagang ito, we should take a very close look at where we are in our relationship with Him.